at sa ulo ng ating mga balita. Sibilisasyong Asyano, alalahanin natin. Isip at kilos loob, susi sa kabutihan at tamang desisyon. Awiting bayan at bulong, ipinagmamalaki nga ba ng ating mga kabataan? At ngayon, ang ating tagapagbalita, Gabriel Ryan Paradero. Magandang umaga! Ako si Gabriel Ryan Paradero at ito ang aking ulat. Ang kabiyasnan ay nakatutulong sa pagkakakilanlan ng isang bansa o grupo ng mga tao. Tulad nating mga Pilipino o Asyano, tayo ay may mayaman at makasaysayang kabiyasnan. Ngunit, kung ating iisipin, papaano nga ba nabuo ang sinaunang kabiyasnan sa Asya? Papaano ito nakakaapekto sa ating pamumuhay sa ngayon? At ano-ano ang mga nangyaring pagbabago mula noon hanggang sa kasalukuyan? Ito ang ating tatalakayin. Halina't tuklasin natin. Ang kabiyasnan ay tumutukoy sa kaunlaran ng isang pamayanan o lipunan sa loob ng isang yugto at nagtataglay ng sariling wika, sining, relihiyon, agrikultura, arkitektura, mga gawaing pangkaisipan, pamahalaan, lipunan, at kakayanan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ito ang pinanggalingan ng sibilisasyon. Lahat ng ito ay umiral sa Asya dahil sa sunod-sunod at magkakaugnay na mga pangyayari. Maraming pagbabago sa buhay ng mga tao. Magmula sa panahon ng bato o Stone Age, panahon ng Paleolitiko, Mesolitiko, hanggang panahon ng Neolitiko. Isa-isahin natin ang sinaunang kabiyasnang Asyano. Una, ang kabiyasnang Sumer. Ito ay isang historical na rehiyon sa Mesopotamia sa modernong Iraq noong mga panahong Chalcolithic at maagang panahon ng Tanso. Kinilala bilang Cradle of Civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Ang Sumeria ay unang tinirhan ng mga taong hindi Semitiko na maaaring nagsalita ng wikang Sumeryo sa pagitan ng 4,500 BCE at 4,000 BCE. Ang mga mahalagang ambag ng kabiyasang Sumer ay ang sistema ng pagsulat ng cuneiform, ang pag-imbento ng gulong, algebra, infrastrukturang sigura. Pangalawa, ang kabiyas ng Indus. Dito sumibol ang mga kabihasnan sa India. Halagang ambag ng Indus ay ang Mahabharata o pakikidigma, Ramayana o pagbubuklod ng pamilya, Ayurveda o agham sa paggamit ng dahon sa paglunas sa sakit, Sanskrit, salita sa India at mga relihiyong Sikhism, Hinduism, Buddhism at Jainism. Ikatlo ay ang kabiyas ng China. Ito ang sinasabing pinakamatanda at nananatili sa buong mundo hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang China ay isa ring rehiyong pangkultura. Sa clown nito ang maraming bansa sa malaking bahagi ng Silangang Asya. May 16 na dinastiya ang naghari rito. Magmula kay Emperador Shi Huangdi
na nagpatayo ng tanyang na Great Wall of China hanggang sa dinastiya ng Manchu. Kabilang sa mga ambag ng kabihas ng China ang kaligrapiya o sistema ng pagsusulat, ancestral worshiping, paggamit ng bronze, jade, porcelana at ivory, agawa ng dike, kalsada at mga irigasyon, paggamit ng crossbow o pana bilang sandata sa pakikidigma, civil service examination, paggamit ng pulbura at marami pang iba. Sa pagdaan ng panahon, ang sibilisasyong ito ay patuloy na nagbago at ang iba ay tuluyang nang nawala. Bakit nagbago at tuluyang naglaho ang ilang kabihasnan? Ilan sa mga dahilan ay ang hindi makontrol na paggalaw ng populasyon, mga epidemya o sakit, pagtaas ng digmaan, suliranin sa kalakalan at taggutom, pagbabago ng klima at maling pagtugon ng sibilisasyon sa mga suliranin nito. Ang lahat ng mga ito ay malaki ang kinalaman sa isip at kilos-loob ng mga tao. May mga pagkakataon na ang desisyong kanilang ginagawa ay hindi naaayon sa kabutihan at iniisip lamang nila ang sarili, kaya't ito ay nagre-resulta sa kapabayaan at minsan ay kapahamakan. Kung naging tama sana ang kanilang mga kilos at desisyong noon, ay hindi sana hahantong sa pagbagsak ng kanilang sariling kabihasnan o sibilisasyon. Kaya nararapat natin laging isaalang-alang ang kabutihan ng nakararami. Gamitin natin ng tama ang ipinagkaloob sa ating isip at kilos-loob upang hindi tayo mapahamak. Ang Pilipinas ay pinaniniwala ang nagsimula 709,000 taon na ang nakaraan. Tayo rin ay may sariling kabihasnan o sibilisasyong umubog sa ating pamumuhay, wika, sining, kultura at tradisyon. Isang halimbawa ang awiting bayan at bulong ng Kabisayaan. Ang mga awiting bayan ay kilala rin sa tawag na kantahing bayan. Ito ay mga panitikang lumaganap sa pamamagitan ng iba't ibang henerasyon. Ang karaniwang paksa ng mga awiting bayan ay ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao, kaugalian, karanasan, pananampalataya, gawain o hanap buhay. Ilan sa halimbawa ng awiting bayan ay ang kundiman, balitaw o yayi, kumintang at marami pang iba. Ang bulong naman ay isang yaman ng ating katutubong panitikang pasalindila. Ito ay tinatawag ding orasyon at ginagamit mapahanggang ngayon lalo na sa probinsya. Karaniwang sinasambit ito sa pagpapasintabi o babala kapag napaparaan sa tabing ilog at sa iba pang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto, lamang lupa o maligno. Pinaniniwalaan kasi na kapag hindi sinasadyang masaktan ang mga nilalang na ito, ay maaari silang magalit, manakit o magdulot ng hindi maipaliwanag na karamdaman. May mga bulong din na inuusal sa paggagamot tulad ng ginagawa ng isang magtatawas. Ilan sa halimbawa ng bulong sa Kabisayaan ang amping kanunay o ingat lagi, tabi-tabi, kami patawaron o kami ay patawarin at marami pang iba. Bilang isang mag-aaral, ano ang magagawa mo upang may pagmalaki at mapanatili ang awiting bayan at mga bulong?
Ang gagawin ko po ay gagamitin ko po ang social media para may pakita ko po ang awiting bayan o bulong ng kabisayaan para makita ito ng mga tao at mapanatili at may pagmalaki nila ito. Ang dahilan po kaya bakit nawawala o tuluyan ng naglalaho ang awiting bayan o bulong ng kabisayaan. Ang ginagawa po kasi nila ay maglaro at manood lamang at hindi na binibigyang pansin ang awiting bayan o bulong kaya nawawala po ito. Ako po si Simon Emir Bueno bilang isang kabataan na kailangan pag-aralan ang panitikan ng Pilipino sapagkat kung hindi tayo mawawalan ito, kailangan natin mapanatili ang aming kasaysayan, wika kung hindi man ay hindi masabi sa mga susunod na henerasyon. Ang mga paraan ng mga taong 100 taon na nakalipas sa kanilang kaalaman, sa kanilang kultura, ay pare-parehong paraan sa kailangan natin gawin. Maaari kong hikayatin ng aking mga kapwa mag-aaral na pahalagan, mahalin at masiyahan sa ating sariling panitikan. Sa mga pamamagitan na pag-recommenda ng isang libro sa kanilang natagpuan kong kawiliwili. At mahalaga na tignan mo ng isang tao, maaaring kaitan o bunga na bago gumawa ng isang pasya o desisyon. Upang malaman kung ito ba ay mabuti o masamang dulot, hindi lamang para sa sarili kundi na rin para sa lahat. Hindi maaaring magdalos-dalos tayo ng desisyon. Kailangan na malalim na mapanuri pag-iisip bago magpasya. Kailangan ding humingi tayo ng payo sa ibang tao para maayos at maganda ang magiging resulta at kakalabasan ang pagpasya. Nasa uli ang palagi ang pagsisisi kaya dapat tama at naayon sa kabutihan ng lahat gagawin pa siya. Nararapat lamang na ipagmalaki natin ang pagiging Pilipino at Asyano dahil sadyang mayaman tayo sa iba't ibang kultura, tradisyon, relihiyon at iba pa na talaga namang kahanga-hanga. At dapat tayong matuwa dahil sa kabila ng pagkakaibang ito ay nananatili pa rin tayo at nagkakaisa patungo sa pag-unlad ng bawat bansa ng ating kontinente. Magandang umaga muli. Ako si Gabriel Ryan Paradero. Maraming salamat sa pakikinig at panonood sa akin.